Si Doña Consolacion ay isang matandang dalaga. Nakatira ito sa isang liblib na baryo. Halos linggo-linggo ay nagpapalit ito ng mga kasambahay dahil sa masamang ugali nito ay walang nagtatagal sa paninilbihan sa kanya. Masakit itong magsalita at masyadong istrikta. Ang tanging nakatagal sa ugali ng Doña ay si Aling Minerva. 25 taon na itong naninilbihan sa matanda. Kaya naman, ganun na lang ang paghanga ng ibang kasambahay sa matanda. Aling Minerva, paano niyo natagalan ang masamang ugali ni Doña Consolacion? Tanong ni Magda na 5 araw pa lang naninilbihan sa mansyon. Naku, iha! Matagal ko nang kasama si Doña Consolacion nung hindi pa ganyan ang ugali niya. Mabait at mababa ang loob niya sa mga kasambahay. Nagbago lamang yon nung nawala ang kanyang mga magulang. Tugon ni Aling Minerva sa tanong ni Magda. Habang naglilinis ng kusina ang dalawa, ay nakarinig sila ng isang sigaw na animoy nahihirapan at nasasaktan. Nagmumula iyon sa kwarto ng Doña. Aling Minerva, ano yun? Tanong ni Magda sa matandang kasama. Ay, sinumpong na naman siguro ang Doña. Hayaan na at mamaya hihinto din yan. Nagtagal ng ilang minuto ang pagpalahaw ng matandang Doña. At maya-maya pa ay bigla itong tumahimik. Bagay na hindi pinagtuunan ng pansin ng dalawa. Nagpatuloy sila sa gawaing bahay. Walang ano-ano ay lumabas ng kanyang silid ang Doña at tinawag ang isang kasambahay na nooy abala sa paglilinis sa sala. Doray! Palitan mo yung kobre kama ko mamayang gabi ha. Maalkabok na at makati sa katawan. Wika ng Doña sa kasambahay. Kung gusto nyo, ngayon ko na lamang po papalitan. Sagot ni Doray sa Doña. Doray, ang pinakaayaw ko sa lahat ay pinangungunahan ako. Kabago-bago mo lang dito, ganyan ang ugali mo. Pag sinabi kong mamayang gabi mo sundin ang pinag-uutos ko, yun ang sundin mo. Mataas ang boses na wika ng Doña sa kasambahay. Opo, pasensya na po kayo. Nanginginig na tugon naman ni Doray. Matapos yun ay kaagad na bumalik sa silid nito ang Doña. Kinagabihan ay kumatok si Doray sa silid ng Doña. Dala nito ang kobre kama at mga punda ng unan. Pumasok ka. Wika ng tao sa loob. Kaagad namang pumasok ang kasambahay. Ilang minuto lang ay nadinig ni Magda na pinapagalitan ng Doña si Doray. Bakit mo pinasag? Tonta ka! Hindi mo ba alam na mas mahal yung florera niya kaysa buhay mo? Pasigaw na wika ng Doña sa kasambahay. Awang-awa si Magda kay Doray. Ngunit wala naman siyang magawa upang tulungan ito. Dinig din niyang umiiyak na ang babae habang kinagagalitan ito. Ilang minuto pa ay tumahimik na ang paligid. Dahil sa pagod sa maghapong trabaho ay napapikit si Magda at tuluyan na itong nakatulog. Kinabukasan ay tinanghali ng gising si Magda kaya't nagmamadali siyang bumangon at lumabas ng servant's quarter. Paglabas niya ay nabungaran niya sa sala si Doña Consolacion. Nakatitig ito sa kanya. Kumabog ang dibdib ng babae. Alam niyang tsak na masisigawan siya ng Doña. Magandang araw, iha. Tinanghali ka yata nagising. Napagod ka ba sa pagtatrabaho dito sa bahay? Malumanay na tanong ni Doña Consolacion kay Magda. Kahit naguguluhan ay
Ngumiti ang babae sa Donya at nagwika ng, Opo, pasensya na po kayo. Hindi na po mauulit. Naku, ayos lang naman yun. Nauunawaan kita. Sadyang nakakapagod talaga ang mga gawain dito sa bahay. Wika ng Donya kay Magda na sinabayan pa ng napakatamis ng ngiti. Kaagad namang nagtungo si Magda sa kusina upang tulungan na sa gawain doon si Aling Minerva. Magtatanong pa sana siya sa matandang kasambahay ngunit hindi na niya itinuloy nang magsalita si Karen sa likuran nila. Ay, ang hirap talagang pakisama ng mga matatanda. Sala sa init, sala sa lamig. Wika nito na sinabayan pa ng pag-ismid. Hoy Karen, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka nakakalimutan mo may matanda sa harap mo. Sabat na wika ni Aling Minerva. Nasaan po pala si Doray? Tanong ni Magda kay Aling Minerva. Ay, tiyak na umalis na yun nang walang paalam. Pagising ko ay wala na siya. Mas maaga pang gumigising yun kaysa sa akin. Siguro, hindi kinaya ang sakit ng salita ng Donya kagabi. Kaya umalis na lang nang walang paalam. Hindi na umimik si Magda at Karen dahil paniguradong may papalit na naman kay Doray. Kinabukasan ay dumating ang bagong kasambahay, si Mara, isang batang babae na may napakaganda at maamong muka. Si Aling Minerva ang nagturo sa dalaga na mga dapat niyang gawin. Isa na rito ang paglilinis sa silid ng Donya. Matapos na ipaliwanag ni Aling Minerva ang mga trabaho ni Mara ay nag-ayos na ito ng mga gamit niya. Hoy, ikaw ba yung bago? Ako nga pala si Karen. Naku, mag-ingat ka, pabago-bago ang ugali ng amo natin. Yung pinalitan mo dito, ay bigla na lang umalis ng walang paalam dahil sa mga salitang natinig niya sa Donya. Wika ni Karen sa bagong kasambahay. Naku, huwag ka mag-alala, sanay ako sa mga matatanda. Ako kasi yung nag-alaga sa lola ko bago ito namatay. At likas na sa mga matatanda ang pabago-bago ang ugali. Tugon naman ni Maras sa kausap. Okay, basta pinaalalahanan kita ha. Walang nagtatagal na kasambahay dito. Isang linggo lang at kusa na silang umaalis ng walang paalam dahil sa ugali ng amo natin. Hindi na iyon pinansin ni Mara at nagpatuloy ito sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Isang hapon ay nadinig na naman ni Magda ang pagpalahaw ng Donya sa loob ng kanyang silid. Aling Minerva, parang napapadalas na yata ang sumpong ng sakit ng Donya Consolacion na. Wika nito sa matanda na nooy abala sa pagluluto ng hapunan. Huwag mo na lang pansinin at mamaya titigil din yan. Sagot naman ni Aling Minerva. Hoy, nadidinig niyo ba yun? Hindi kaya malapit ng mamatay ang amo natin? Sabat ni Karen na siyang ikinagulat ni Magda at ng matanda. Tumalim ang tingin ni Minerva kay Karen at nagwika ito ng, hindi mo ba alam na ang kagaya mong pakiilamera ang hindi nagtatagal dito? Natahimik naman si Karen sa sinabing iyon ng matanda. Maya-maya pa ay tumigil na ang pagpalahaw ng matandang Donya. Gabi, lumabas ng silid si Donya Consolacion. Seryoso ang mukha nito at nagpalinga-linga na animoy may hinahanap. Dumako ang tingin nito kay Karen. Ikaw, linisin mo mamaya yung banyo sa aking silid. Utos nito sa kasambahay. Opo. Tipid na sagot ng babae sa Donya. Hay! Ano ba yan? Bakit ako pa ang nautusan ng matandang yun? Hindi ko naman yung gawain eh. Pabulong na anas nito sa sarili. Naghahanda na ng mga gagamitin sa paglilinis si Karen.
Padabog siyang naglakat paakyat sa silid ng matanda. Kumatok ito sa pinto at marahang binuksan sa seradura. Nadat na niya ang donya na nakaupo sa madilim na sulok ng silid. Lilinisin ko na po yung banyo niyo. Wika ni Karen sa donya ngunit hindi ito umimik kaya't dumiretso na siya sa banyo. Ganun na lang ang pagkagimbal ng babae nang makita ang loob ng banyo. Isang nabubulok na bangkay ang naroon at animoy nilapa ito ng isang mabangis na hayop. Dahil sa pagkagulat ay napaatras ito at nagsisigaw. Sa pag-atras nito ay natabig niya ang isang florera at nahulog iyon. Tonta! Hindi mo ba alam na mas mahal pa sa buhay mo ang florerang yan? Dinig na dinig iyon ni Magda sa kanilang silid. Dahil hindi na bago sa kanya ang ganoong eksena ay pumikit na lamang siya at natulog. Kinabukasan ay muling lumabas ng kanyang silid ang donya at maaliwalas na muli ang mukha nito. Nakangiti ito na tila ba hindi ito makapagsasalita ng masakit sa mga kasambahay. Aling Minerva, tiyak na may bago na naman tayong makakasama. Mukhang wala na din si Karin. Tanghaling tapat na eh, hindi ko pa rin nadidinig ang bunganga niya. Wika ni Magda sa matandang kasambahay. Nang ika-anim na buwan ni Magda sa mansyon, ay makailang ulit nang nagpalit ng kasambahay na tagalinis ng silid ni Doña Consolacion hanggang sa wala nang dumadating na bagong kasambahay. Si Mara naman ay umalis na din dahil sa kanyang tiyuhin na itong magsisilbi. Lumipas ang ilang buwan at halos araw-araw na ang pagpalahaw na matandang donya. Patindi na ito ng patindi. Ang mga dumadaan sa tapat ng mansyon ay kinikilabutan kapag nadidinig ang pagpalahaw ng matanda. Hindi na din ito lumalabas ng kanyang silid. Tanging si Aling Minerva na lang ang naglalabas-pasok doon. Hanggang sa magkasakit ang matandang kasambahay at napilitan si Magda na siya na muna ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Siya rin ang naghahatid ng pagkain sa loob ng silid ni Doña Consolacion. Payat na ang donya. Animoy isa itong punong kahoy na natutuyo. Magda, maraming salamat sa paninilbihan mo dito sa akin. Pakiramdam ko, hindi na ako magtatagal. Wika ng donya sa nanghihinang boses. Naku po, Doña Consolacion. Huwag ninyo pong isipin yan. Magpalakas po kayo. Sagot ni Magda sa matanda. Gusto ko ng mamahinga, iha. Kung maaari sana ay tulungan mo ako. Saad muli ng matanda sa kasambahay. Ho? Paano ko naman ho kayo matutulungan? Tanong niya sa donya. Maya-maya pa ay tila ba nahihirapan itong huminga at parang nabubulunan. Nataranta si Magda at inalalayan ang donya upang makaupo. Hinaplos niya ang likod ng matanda. Walang ano-ano ay may inilabas itong isang bilog na kulay itim sa kanyang bibig. Magda, kunin mo to at lunukin. Sa'yo ko iiwan ang lahat ng ari-arian ko. Basta kunin mo lang tong mutya. Gusto ko na kasing magpahinga. Hirap na ako. Naguguluhan man ay inabot ni Magda ang itim na bato. Lunukin mo, Magda! Yun ang huling salitang binitawan ng matanda at nawalan na ito ng hininga. Nang akmang lulunukin na ito ng babae ay may isang kamay ang pumigil sa kanya. Huwag mong gawin yan! Si Aling Minerva, nanuoy na sa likuran na ni Magda. Ang batong yan ay mutya ng pagiging aswang.
kapag nilunok mo yan, ay lilipat sa'yo ang sumpa ng lahi ni Doña Consolacion. Naglabas ng isang itim na tela si Aling Minerva. Akin na! Ilagay mo dito! Dali-dali namang sumunod si Magda sa utos ng matanda. Halika na! Umalis na tayong dalawa! Wika ni Aling Minerva kay Magda. Pero paano ang bangkay ni Doña Consolacion? Tanong ni Magda sa matanda. Hayaan mo na. Itatawag na lang natin sa otoridad ang nangyari. Wika ni Aling Minerva. Pagtalikod ng dalawa ay biglang may sumakmal sa liig ni Aling Minerva. Nabuwal ang mga ito at nagpambuno sa sahig. Dahil sa pagkagulat ay hindi agad nakakilo si Magda. Nang makita nitong nagagapina ng halimaw si Aling Minerva ay kinuha niya ang isang malaking antigong banga at inihampas iyon sa halimaw. Nawalan ito ng malay. Inalalayan niya si Aling Minerva upang makatayo. Nagmamadali namang kinuha ng matanda ang isang itak sa labas ng silid ng donya at ubod lakas itong hinataw sa liig ng halimaw. Dahil sa hindi nilunok ni Magda ang mutya ng pagiging aswang ay nagawa pang muling mabuhay ng donya. Kitagal ko nang hinintay ang maipaghiganti ang aking asawa at kaisa-isang anak na pinaslang ng hayop na aswang na yan. Wika ni Aling Minerva. Matagal na akong naninilbihan sa pamilyang ito. At nung una, hindi ko alam na angkan pala sila ng mga aswang. Nakilala ko si Goryo na hardinero nila noon. Nagkaibigan kami at nagkaanak. Nang magbalik si Doña Consolacion dito sa bansa, ay pinasa sa kanya ng namayapang Doña Soledad ang pagiging aswang. At pinatay niya ang aking mag-ama. Sumumpa lang ako na hindi magsusumbong tungkol sa nangyari. At nanilbihan ako sa kanila habang buhay. Huwag lang nila akong patayin. Nung pumanaw si Don Serapin, inatasan ako ni Doña Consolacion na umanap ng mga kasambahay. At ang mga kasambahay na inaakala mong umalis ng kusa ay pinapaslang niya upang gawing pagkain. Ngayon, malaya na ako. Matitigil na ang paghasik ng lakim ng pamilyang ito.